Hello, guys. Welcome back. So, guys, this video is about wala lang. About wala lang, guys. Napa-plan sa ako ngayon ng gamit. So, I'm ironing my clothes kasi guys, maglakwatsa ako. I'm going to mall with my friend. Yung friend ko guys ay nag-message sa akin na punta na kami ng mall today. Pipick up niya ako dito 10:30. So I need ko na mag-prepare. Kailangan ko na mag-bihis para pagdating ng kaibigan ko dito ay tapos na akong magbihis. Kasi susunduin niya ako, guys. Kasi may isa namang sasakyan dyan sa labas namin. May dalawa naman kami car. Kaya lang, yung isa ginamit ng asawa ko na nag-golf. Tapos yung SUV ay nasa labas lang, guys. Marami naman ako mag-drive, kaya lang, ang problema, wala akong lisensya, so hindi ako pwedeng mag-drive sa malayong lugar. Sa highway. Hindi ako pwedeng mag-drive sa highway, guys, kasi wala pa akong license. So, ayan. Makisakay muna ako ngayon. Pipikapin po ako ng kaibigan ko na inay. Sobrang kunot ng damit na po. Kailangan, i-iron. Ito sana yung isuot ko, guys, sa puntang, papuntang mall. Kaya lang, malamig sa mall. Aircon, so, hindi akong ginawin doon. So, mapalit ko ako ng damit na mahaba ang, yung long sleeve yung isuot ko. Pag nagpunta ko ng mall or church, naglo-long sleeve kasi ako, guys. Kasi, yun na nga, nag-aircon sila. Hindi ka naman pwede mag-request na i-off mo yung aircon kasi ayoko ng aircon. Ganon. So, ayun, mag-ano ako, long sleeve. Yeah, sabi ko, guys, mamaya mga 6 hours pa yun tapos mag-golf. So, mga 2:30. Mga 2:30 na dito sa bahay. Tapos, siguro, mauna siyang dumating sa akin mamaya. Pagdating niya dito sa bahay, wala siyang asawa. Wala siyang asawa na madat na dito kasi maglalakwat siya yung asawa niya, guys. Pero okay lang naman sa kanya na aalis ako ng bahay. Yung asawa ko guys, hindi naman same sa other foreigner na yung asawa nila ayaw nilang palabasin or ayaw nilang pupuntahin sa kung saan-saan. Meron naman talagang foreigner na ganun. Kasi may nakausap ako na Pinay. Sabi niya na swerte daw ako kasi yung asawa ko okay lang kung lalabas ako kasama yung mga kaibigan ko. Yung iba daw ayaw. Yun. Yan ang narinig ko. Yan ang sabi nila. Iwan ko kung totoo. Basta ako, swerte ako kasi okay lang sa asawa ko na aalis ako ng bahay. Walang problema sa asawa ko. Gusto ng asawa ko na lumabas ako kasama ng mga kaibigan ko. Kasi baka yung asawa ko nagsawa na sa mukha ko kaya gusto niya ko palabasin. Ang busot nito, guys. Grabe. Tapos hindi ko ba mag-script agad.
Pero sa totoo lang guys ha, pag lumalabas ka ng bahay, gagastos ka talaga. Iwan ko, baka makabili ako ng something doon na kahit hindi importante. Yung mga kaibigan ko, yung kaibigan ko na dalawa guys, ay may trabaho na sila. So, makabili sila kung ano-ano yung gusto nilang bilhin. Bibili sila ng mga branded na mga gamit. Makabili sila guys kasi may work sila. Ako guys, wala akong work. Palangunin ako ng asawa ko dito sa bahay. Tapos guys, pag may pira ako, yung debit card ko, nilagyan naman ng pira ng asawa ko. Kaya lang guys, ano, sa Bisaya pa, anam-anam akong kwarta kay, ipadala ko sa Pinas. Ganun kasi tayo mga Pinay eh. Hindi natin matiis yung pabili natin. So, kailangan natin magpadala. So, mag-change na ako nito, guys. Mag-change na ako ng damit. Para. Hindi ako lamigyan sa mall. Kasi kami na moon, so ayokong lamigin doon. Kailangan kong mag-change muna. So, tapos ako mag-bihis, guys. Ayan. Tapos ako mag-bihis. Same kulay lang siya ng ano, ng sinuot ko kanina. Ayan. Aray ko. Pero mas sexy lang siya dito banda kasi may slit. Kahit medyo maitim yung legs natin. Ayan. Pakita natin yung legs na maitim. Kasi yun naman ang gusto ng mga puti. Na mga kulay kayo manggi. Ayan. So, hindi natin dapat kahiya yung balat natin. So, ito yung outfit ko for today. Going to moon. Napaka-formal ko naman. Tapos yung mga kasama ko guys ay naka-shorts. A t-shirt lang. Kaya lang. Kailangan kong magsuot ng long sleeve. Kasi nga, ayokong giniginaw. Ginawin kasi ako guys eh. Kahit nandito sa bahay, pagdating ng asawa ko guys, lakasan niya yung aircon. Naku guys, sobrang lamig. Minsan nasa ano ako, nasa balkon ako nagtatambay. Doon ako nagtatambay sa balkon ni namin guys, sa terrace ng bahay namin. Doon ako nagtatambay pag walang init kasi malamig dito sa loob. Ewan mo kung bakit yung mga kaibigan ko biglang nangyaya sa mall. Pag mall talaga yung puntahan mo guys, makabili ka talaga. Kasi marami kang makikita, maraming makikita yung mata mo. Pero minsan naman, yung kaibigan, yung dalawang kaibigan ko na Pinay, kasi dalawa lang naman yung kaibigan ko na Pinay, kasi namimili po ako ng kaibigan guys, kasi may mga ibang Pinay dito sa US guys na medyo pili nila pag nandito na sila sa US. Pili nila ano na sila, mayaman na. May mga ibang Pinay dito guys na hindi namamansin. Tumataas lang yung kilay. Tumataas yung kilay guys pag ano, pag nakikita ka, tapos pag tingin nila na parang
Parang hindi kayo magka-level, tinataasan ka rin kilay. Ayan. May mga Pinay na ganun, guys. Hindi lahat ng Pinay dito, guys, sa US ay makipagkaibigan sa iyo. Hindi. May mga Pinay na, ano, parang plastic. Ang daming plastic, guys. So, dapat sa mga plastic na mga tao itapon. Itapon yung mga plastic na ugali. Yan. So, pero hindi ako nakipag, ano, hindi ko nakipag halubilo sa iba. Yung dalawa ko lang na nakilala na Pinay, yun lang yung sinasamahan ko pag nag-invite na labas daw kami. Kasi yung isa kong Pinay na nakilala taga Davao, tapos yung isa ay taga Negros din. Same ano kami, Negros, Dumaguete, Bayawan. So, mabait naman. Pero may mga Pinay talaga na ma-arty, guys. Dun sa ano? Sa Filipino group. Na nag-attend kami ng ano sa ng asawa ko. Hindi na mamansin, guys, yung ibang Pinay. Parang wala nakitang ano, ibang tao. Ganon yung ibang Pinay, guys. Hindi lahat ng Pinay ay makipag halo-dilo sa'yo, mas lalo na pag tingin nila mas angat sila sa'yo. Ayan, hindi na mamansin. Tumataas yung kilay. Kaya, tumataas yung kilay nila. Eh, tumataas din yung kilay ko sa mga taong ganun. Yung parang sobrang taas-taas na nila sa sarili nila porque hindi ka na sila sa'yo. Eh, tapos, parang tingin nila mas angat sila sa'yo. Hindi yan ang mamansin. Meron talaga, sa totoo lang, yung mga Pinay na ganun, na tumataas yung kilay nila. Ayan. So, isabit ko muna itong phone ko dito, guys. Try ko. May mga Pinay talaga, guys, na tumataas yung kilay. Pag nakita mo, akala mo papansinin ka, hindi. Pero hindi naman ako napapansin sa kanila. Bahala na sila, uwi. Kung ayaw nilang mamansin sa akin, care ko ba? Tama na sa akin na may nakilala akong dalawa na Pilipina. Yun lang. Okay na sa akin yun. Pero pag hindi yung iba na mamansin, I don't care. I don't care talaga. So, ganun lang, guys. Ganun ka simple yung buhay, guys. May mga Pinay dito na medyo mataas tumingin sa sarili nila, guys, na hindi na mamansin ng ibang Pinay. Meron talaga. So, magkikilay muna ako, guys, kasi kalbo na yung kilay ko, eh. Ayan. Magkakilay na ako. Magkakarap tayo magkumpi-kumpi ng pulbo sa mukha. Kasi yung mukha ko, guys, ay may tumatawag na naman na ibang number. Yung mukha ko ay masyado pong ma-oily. Oily kasi yung mukha ko, guys. Iwan ko dito sa mukha ko. Bakit oily? Tapos ako magkilay-kilay. Ano lang yung nilagay ko sa kilay ko? Ano, hindi lang makapal kasi baka mukha na akong ano. Mukha na akong aswang. Kaya pinapahiran ko lang ng kunting ano yung kilay ko para magkaroon tayo ng kilay bago tayo maglakwat sa mall. Yan, guys. So,
Kukulot-kulot muna ako ng buhok, guys. Kunwari na ko eh, pag nag-ano, pag umalis ako ng bahay, kinukulot-kulot ko yung buhok ko. Ten-thirty pa yung kaibigan ko na magpipick up sa akin dito. So, may time pa ko magkulot-kulot sa buhok ko, guys. So, magkulot-kulot muna ako. Yung kulot na ano, yung kulot na madalian. Madalian na, guys. Alam niyo ba kung paano magkulot ng medyo madali? Oh, ayan. So, sobrang nagmamadali na ano. Yung buhok ko na slide. Na-slide yung buhok. So, ganun nga. So, ganun na lang yung kulot ng buhok ko muna. Ganun. Kasi, anong oras na ba? Plus, just 10 na. 10:07. So, 10:30 yung kaibigan ko na darating. Pangit naman siya, guys, pag ganun. Pag ganun yung ano. Pag ganun yung kulot. Pangit. Ayoko na ganito. Madali ang kulot ang po, guys. So, pagandaan lang tayo ng buhok. Ayan. Para mag-style style naman. Kasi yung hair ko, guys, ay masyado po siyang ano, masyado po siyang straight. Pero gusto ko naman yung masyadong antay sila. Ayokong maghintay. Ayokong may maghintay sa akin na matagal. Hindi pa ako nag-ano, guys. Hindi ako nag-breakfast. Gutomin ako mamaya doon. Baka kakain na lang kami doon sa labas. Kaya, another gastos na naman, guys. Yes ko. Iwan ko kung anong bilhin ng mga kaibigan ko doon. Bakit sila nag-decide na mag-mall. Yung mga kaibigan ko na kilala, mahilig mag-mall. Ganon, guys. Tapos. Ayan. Tapos spray natin. Para